Ayan, andito na naman tayo sa kalsada para maglakad. So, naglakad din po kami kagabi kasi today is a Yom Kippur. Yom Kippur or a Day of Atonement. Ito po yung holiday ng Jewish people na napaka-holy at napaka-solemn day. So, wala pong sasakyan, wala pong trabaho sa kanila and bawal po silang manood ng TV at mag-cellphone. It's time for them to muni between them in the Lord. So, a Day of Atonement, ito po ay mababasa po natin sa Leviticus chapter 16. At yun nga yung sinabi doon na it's a holiest day. Ito yung time na papasok yung rabbi nila or high priest po nila doon sa pinaka-holy na place para gawin yung ritual for their purification of their sins at ito yung ginagawa po nila every year. Okay? Pero ito po yung ay under for the law of Moses. But pag babasahin din po natin yung Hebrew na doon sa chapter 9 and ang init chapter 10, sinabi doon na wala nang kabuluhan ang pag-aalay ng mga hayop para i-purify ang inyong kasalanan. Kasi si Jesus Christ na ang gumawa na nito. Siya na mismo yung nagbigay ng kaniyang katawan para i-purify ang ating mga kasalanan. Hindi lang sa mga Hudyo, pero all people, all over the world. Kaya nararapat na si Jesus Christ ang ating Diyos tagapagligtas na nag-purify ng ating kasalanan. Okay, kaya si Jesus Christ na yung nag-alay ng kanyang buhay para ma-purify ang ating mga kasalanan. At sila din po, di po ba? So, praise the Lord dahil sa kanyang biyaya at naligtas po tayo sa ating mga kasalanan. So, wala nang saysay ang pag-aalay ng mga hayop. Ang mga hayop na ginagawa po nila. Di po ba? Kaya sabi nga doon sa John 3:16 na nasabi ni Lord na for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen. Kaya kung naniniwala po tayo na si Jesus Christ ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay maliligtas. Di po ba? Kaya, ayan, kilalanin po natin si Jesus Christ na siya po yung totoong nag-alay at sapat na yung dugo niya para mahugasan ang ating mga kasalanan. So, it is hindi yearly, hindi yung weekly, hindi yung monthly ang pagmuni-muni po natin sa Panginoon, kundi it's daily. Amen. So, ang Panginoon ay siya yung pag-asa po natin para maligtas po tayo at siya yung pag-asa po natin para mahugasan ang ating mga kasalanan through His blood. So, pakisibasa po natin yung chapter Hebrew, chapter 19 and 10, chapter 10, kasi sinabi doon na wala nang kabuluhan ang pag-aalay ng mga hayop, kundi si Jesus na ang nag-sacrifice. He offered His life. He is willing to die for our sin. Di po ba? Kaya sinabi nga doon din sa John 14:6 na He is the way, He is the truth, He is the life na true to the Father. Hindi ko ba? Na siya yung tamang daan para makahingi po tayo kay Abba Father. Help me, Abba Father. Show me the way. Yung mga ganon. Di po ba? So, hindi po tayo makakatawag kay Abba Father kung hindi po natin kilala si Jesus Christ. Di po ba? So, mababasa din po natin doon sa Romans chapter 10.
chapter 10 na if you declare that chapter 10 verse 9, if you declare that Jesus is Lord and believe into your heart, ano ba yun? Hindi ko memorize, but ganun, marami po tayong mababasa doon about Jesus Christ, even chapter 10 verse 11 ba yun? Yung sabi niya doon na everyone who calls chapter 10 or verse 11 or verse 13, I don't know, nakalimutan ko. But anyway, pakibasa na lang po natin para mas makilala po natin si Jesus Christ sa ating buhay. So, ayan, tandaan po natin na hindi lang yung yearly po tayo makikipag one-on-one sa Panginoon, or hindi po weekly or hindi one day, but it is a daily na makipag one-on-one po tayo sa Panginoon, makipag munimuni. Amen. Kasi hindi ganun yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. So, hindi po natin maiiwasan na natitempt po tayo, nagkakasala po tayo, but the grace of God is always ready to accept us kung tayo po ay mataimtim. Yung totoo, yung pag-confess po natin, yung totoong pag-re-repent po natin, ay matatanggap niya tayo. Okay, oh my gosh, may sasakyan, ano ba kaya to? Oh, so ayan, bawal ang sasakyan ngayon, pero may nakita akong sasakyan. For today, maliban lang yung mga police, yung mga ambulances, okay, na magtrabaho sila for emergency. Ayan, so dito kami naglakad-lakad kagabi, diba? Kagabi ang ganda ng mga lights dito, and na-enjoy po namin. Oh, diba? So ayan, glory to the life of Jesus Christ na siya yung totoong nag-alay at siya yung willingly na mamatay at ialay ang kanyang buhay para pure for our purification of our sins. Siya ang totoo, kaya kilalanin po natin siya. Huwag lang po natin kilalanin, kundi i-deny po natin ang ating mga sarili and follow Him. Yun yung sinabi doon sa Matthew 24:35. I don't remember, but magpa-process po tayo, mag-start po tayo sa zero and then 1% hanggang na maging ganap po tayo na anak po na hanggang ganap po tayo na anak niya tayo. Amen. So it's not easy na maging totoong anak ng Panginoong Hesukristo, kasi kailangan may makalimutan ka sa mga desire na pansarili mo, at yung surrender mo talaga lahat-lahat, yung puso, buong buhay mo, yung isip mo, para i-follow yung kalooban niya. So it's not easy, pero pag yung desire po natin talaga is to follow Him, ay walang impossible po sa Kanya. Di po ba? Sinabi niya doon na nothing is impossible with God. Okay, so ayan, so ang tunay, sabi ang sarap maglingkod sa Panginoon, kaya nga sabi doon na ang tunay na Kristiyano ay masayang tunay kung naintindihan po natin yung pagkaligtas po natin. Alright, so ayan, so it's not easy na we are denying ourselves para masundan ang kalooban ng Panginoon. But yun nga, magpabago po tayo sa Kanya daily. Okay, daily hanggang sa maging ganap po tayo na tayo po ay tunay niyang anak. At babalik po siya to judge us. So, hindi na po siya babalik para paglingkuran po tayo, pero babalik po siya to judge kung ano yung ginagawa na natin noong nakilala na natin siya. So, if we know Him, nakilala na natin siya, at nagbago po tayo, dun po magsisimula yung judgment sa atin. Diba ba? So, na
na nahugasan na yung kasalanan po natin noong nakilala natin siya. Yung sabi nga doon sa 2 Corinthians 5:17 na the old is gone and the new life will come. Amen. So, yun lamang po. Marami po tayong dapat sabihin. Pero, unti-unti lang po tayo. Patuloy lang po tayong makinig sa salita ng Panginoon. Patuloy lang po tayong magbasa sa Biblia. At magpa-i-open po natin ang puso at isip po natin na kilalanin si Jesus Christ sa ating buhay. Kasi nga, yun nga, yung, siya yung daan, siya yung totoong buhay, at siya yung daan. Siya yung daan para makapunta po tayo sa langit. Okay? So, huwag lang natin paniwalaan, kundi we have to take action right now. Action! Ganon yung sinabi, right now. Not for tomorrow, not for next year, not for next week, but today is the new beginning of our day to know Jesus Christ. Okay, so yun lamang po. God bless and see you again. Bye!